Sa oras na ito, magtiwala, umawit po tayo sa ating Diyos dahil alam po nating sa Kanya nagmumula ang ating kagalingan. No mountain, no valley, no gain or loss we know could keep us from your love. No sickness, no secret, no chain is strong enough to keep us from your love. To keep us from your love. Pinag-uusapan po natin sa 40 days na ito, yung pag-build ng isang loving community. Sabihin nga ninyo, loving community. Sunod sa binigay na utos ng ating Panginoong Yesus, magmahalan kayo sa isa't isa kung paano kayong minahal. Love each other in the same way that I have loved you. And last Sunday, dinefine natin kung anong pag-ibig na yon. Ang pag-ibig na yon ay na-define ng ganito. Jesus died for us. And that is love. Therefore, we should be willing to lay down our lives for each other. Alam ko, masyadong malalim.
Masyadong challenging ang mga salitang yon. At binigyan natin ng description how to love other people. Ngayon medyo mag-iiba ng konti ang ating titingnan. And I'm praying that you will pray to the Lord that He will speak to you, He will touch your soul, your emotion, your heart sa isang kakaiba at natatanging paraan. Ito pong babasahin natin ay Psalm 147 na natingnan natin ng isang beses pa some months ago. Pero magiging iba po ang ating approach at this time. Psalm 147. At bilang paggalang po sa salita ng Panginoon, may I request every one of you to please rise as we read the Word of God. Praise the Lord! How good to sing praises to our God! How delightful and how fitting! The Lord is rebuilding Jerusalem and bringing the exiles to Israel. He heals the brokenhearted and bandages their wounds. He counts the stars and calls them by name. How great is our Lord! His power is absolute. His understanding is beyond comprehension. The Lord supports the humble, but He brings the wicked down into dust. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, makapangyariang Diyos, Diyos ng pag-ibig, Diyos na aming Ama, kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig. At sa pamagitan ni Kristo, naranasan namin ang pag-ibig na ito. Hinihiling po namin ang pangunguna ng iyong Holy Spirit samantalang iyong salita ay pinangangaral ngayon. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Ikubli mo kami sa kapangyarihan ng dugong nabuo sa krus ng Kalbaryo. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen and Amen. Please take your seats. Ang pinag-uusapan po sa loob ng isang linggo, mga ilang araw na nakaraan, ay yung modern telescope ni James Webb. Space telescope. Sabi po nila, James Webb telescope has produced the deepest and sharpest image of the distant universe ever seen. Natatangi. Ibang nakikita, pati mga maliliit na bagay. Mas malawak ang nakita sa ating universe. Tingnan po niyo ang isang picture. Nakita natin, lahat po ng may puti dyan, may tuldo, kumikisla po, hindi. Yan po yung mga planeta, mga galaxy, at iba't iba pa. Astronomers tell us, there are about 100,000 million stars. Hindi po 1 million, hindi 1 billion, 100,000 million stars in our galaxy, sa Milky Way. Anong pangalan ng galaxy natin? Milky Way. Scientists estimate that there are as many as 200 billion such galaxies. In the universe with, brace yourself, 200 billion trillion stars in the universe. Kung isusulat mo mga zero noon, baka hindi mo mabasa at matagalan ka sa pagbilang. So ang ginawa ng mga author, 200 billion trillion stars in the universe. And our God, our Father, made all of that. Ginawa yan ng ating Diyos, ng ating Ama. Sabi ng ating binasa kanina, He counts the stars. Sinubukan mo na bang magbilang ng mga stars sa gabi na maliwanag? Na-imagine ba niyo si Abraham nung sabihin sa kanya ng Panginoon, Abraham, tumingin ka sa langit. Kung gano'ng karami mga bituin, hindi mo mabilang, sabi niya gano'n, gano'ng karami ang iyong magiging angkan at mga anak.
Can you imagine Abraham looking up at the sky at pagkatapos nagsimula siya ng magbilang 1, 2, 3, 100,000, 200,000, 1,000,000, 2,000,000, and then nagkamali siya, balik na naman sa isa. Eh pagdating sa billion, pagdating sa trillion, paano na lang? And God counts them and He gives them the name. So yung mga naka-discover sa isang planeta at binibigyan ng kanyang pangalan, hindi talaga sila, hindi talaga yun ang pangalan, di ba? Only God knows. And how great is our Lord, His power is absolute. Napakadakila. Ang kanyang kapangyarihan ay walang limit, walang boundary. Mahirap ipaliwanag sa salita ng tao. Beyond comprehension nga po. Hindi ko alam kung anong words ang pwede natin gamitin para i-describe ang kapangyarihan ng ating Diyos. Infinite. Absolute. Unlimited. Without boundary. Lahat po yun. Hindi, will not even come close. And then ang sabi po niya, the Lord is rebuilding Jerusalem and bringing the exiles back to Israel. Can you imagine, pinag-uusapan natin yung vastness, yung lawak ng buong universe, ng mga galaxy, and the billions and billions and billions of planets in it. And then suddenly, dinala niya, ang sabi niya ganoon, may ginagawa siya sa mga bansa. Mula sa USA, papuntang Russia, papuntang Ukraine, and then papuntang Philippines, and then tinutukan niya ang Israel. Anong ginawa niya? The Lord is rebuilding Jerusalem. Nang ating Diyos ay hindi lang nagre-restore, kundi nagre-rebuild. Ang mga bagay na nawasak, ang mga bansang nasira, mula sa pag-uusap ukol sa mga galaxy and planeta, pinuntahan niya ang mga bansa. Pinakikialaman. Sinasaayos ang nawasak. But then, meron pa siyang sinabi. Mula sa isang bansa, pinuntahan niya ang isang tao, yung puso at kaluluwa mo. Di ba? God cares about the seemingly tiny little things in our personal life. Heto na. Alam ko, wala kayong ganong pakialam kung anong nangyayari sa Milky Way, kung anong nangyayari sa ganong galaxy, kung anong nangyayari sa ganong planeta, kung mayroon bang posibleng life sa Mars. Wala tayong ganong pakialam doon. Alam ni Lord yun, kaya pinuntahan niya tayo kaagad. Sa verse 3, He heals the brokenhearted and bandages their wounds. Ginagamot at pinagagaling niya yung may mga sugat ang puso at binebendahan niya ang kanilang mga sugat. Parang yung camera, yung telescope, itinutok niya sa buong universe at pagkatapos dinala niya sa isang bansa and then itinutok niya ang camera nito sa iyong puso at sa iyong kaluluwa. At nakita niya ng higit na malalim ang ating puso, ang ating kaluluwa, kung paano ito mga nasugatan, kung paano nasaktan, kung paano nagkasakit ang ating mga damdamin. Tanong, have you been wounded or hurt lately? Have you suffered in the inside of your life? Nasugatan ka na ba? Nasaktan ka?
nitong mga nakaraan? May mga sakit ka bang nagpahirap sa iyo sa iyong kalooban? Pag-uusapan po natin how hard, how God heals our brokenness. How God heals our emotional woundedness. How does God heal our hearts and the wounds of our souls? Paano bang pinagagaling ni Lord ang ating mga puso at ang sugat ng ating mga kaluluwa? Ito pong pag-uusap sa emotional healing is something that every person seeks. Alam po natin ito. Iba't ibang klaseng pagkakasakit ng damdamin depende sa tao na kinakausap natin. There are many variations of emotional brokenness and pain. Kumisa nangyayari yon sapagkat ikaw ay tao sa isang sanglibutan ng makasalanan. Sa iyong pagkikipamuhay, sa pamilya, sa ibang tao, nasusugatan ka. Ang problema ng mga sugat na ito, hindi nakukuha ng x-ray. O ng iba pang machine, gaano man ka-powerful. Pero ang Diyos nakikita niya. Kasi sabi, heals the brokenhearted. Tingnan po muna natin noon sa lahat yung mga tinatawag nating emotional destroyers. Yung mga tagasira ng ating damdamin, ng ating puso at ng ating kaluluwa. Sabi niyo, yung tagasira ng puso? Hindi po yung iniisip nyo. Kasi yung ibang mga lalaki, iniisip ka agad yung kanilang may niligawan sila. Pagkatapos niya yung niligawan, and then nung magtapat na siya ang sagot ng kanyang babae sa isang malambing at magandang paraan, magkaibigan na lang tayo. hindi masabing no, di ba? Alam mo naman ang Pilipinas, sabihin, magkaibigan na lang tayo. Hindi, magkapatid na lang tayo sa Panginoon. Hindi po yun ang tinutukoy natin, okay? Tingnan po natin yung sinasabi ng ibang mga writer, some costs of emotional wounds. Ano ba yung damage nito sa'yo? Some of the most common symptoms of emotional harm are, kasama pala yan, ano? Sleeplessness, di ka makatulog. Detachment, parang ayaw mong dumikit kayo sa iba at ayaw mong dumikit yung ibang tao sa iyo. Naku, may depression din. Pag binabanggit ang salitang depression, wala po tayong minamaliit. Anybody can suffer. Galit. Ba't ka magagalitin? Isolation. Ba't gusto mo nag-iisa? Bitterness. Bakit ang puso at kaluluwa mo ay pinapakain mo lagi ng ampalaya? Siyempre, pag bitter ang puso, labas yan sa bibig, di ba? And fear, pagkatakot. Ayaw mo makisama o makitropa, mahirap ka rin pakisamahan. The cost of emotional wounds. Unfortunately, itong mundong ginagalawan natin ay talagang real breeding ground, magandang taniman ang mundong ito ng emotional wounds o ng mga harm dahil sa emotional wound. Ano po yung mga tinatanim nito? We draw away from community toward individualism. Humihiwalay po tayo sa grupo, sa mga tao. Pinipili natin yung pagiging individual. Ayaw natin, basta gusto natin tayo lang. Me, my, I, and myself.
Tayo may hiwalay sa isang kagalang-galang mapagkakatiwala ng asal papuntang pagiging makasarili. Away from morals that gives our lives purpose and towards existentialism. I-research na lang yun, okay? May hiwalay tayo sa tamang moralidad at ang pinipili natin, basta yung gusto ko, yung personal na buhay ko, yung feeling ko. Detach us from one another, tinatanggal tayo sa ating pagkakaibigan at pagsasama sa pagiging tao, away from healthy choices and healthy practices. Ang pinagbibigyan natin, yung kagyatan, madali ang kasiyahan na nagpapababa sa ating pisikal na kalusugan. Paano ng isang tao ay makakalampas sa mga bagay na katulad nito? Kung nandyan po yung cause, nandun ang causes. Alam mo, yung kinikilos natin kung minsan yung pagiging makasarili mo, yung pinipili mo lang kung anong magbibigay ng kasiyahan sa iyo. Actually, main cause yun eh. So, tingnan po natin. Isang katotohanan una sa lahat, healing is a process. Okay? Healing is a process. Basahin nga natin ng malakas yun. Healing is a process. In other words, wala pong magic formula. In other words, kahit kayang gawin ng Diyos ang isang himala, pero kadalasan ang kagalingan ng ating damdamit, ang sugat ng ating kaluluwa ay talagang dumadaan sa proseso. Kayang-kaya naman ni Lord na likhain ang buong universe, let there be light, and there was the universe. Let there be healing, and then you are healed fully. Katulad ng physical healing. Kayang-kaya niyang pag tumanggap ka sa Panginoon, magaling ka na lahat sa mga sugat mo. Ang totoo, hindi nangyayari yun eh. Hindi nangyayari yun. It's always a process. So tingnan po natin yung ilang emotional restorers. I wish we can cover this in such a short period of time. Kasi hindi pa po yun ang message. Introduction lang yun eh. Emotional restorers. Kung merong emotional destroyers, merong emotional restorers, the cure to emotional wounds. A, B, C, D, E, F, G. Actually, hanggang G yan eh. Letter A. Admit. Admit your woundedness. Aminin. Tanggapin mo na may sugat ka, na nasaktan ka, na may mga nangyari sa iyong buhay, may nagawa sa iyo, at may nagawa ka na hanggang ngayon tangan-tangan mo, kaya ganyan ang iyong behavior. Of course, bahagi yon ng pagiging makasalanan natin. Romans 3:23, anong sabi? Everyone has sinned, bawat isa ay nagkasala, and we all fall short of God's glorious standard. Lahat po tayo hindi nakaabot, nagkasala tayo, at ang kasalanan nakaka-damage hindi lang sa ating spiritual life, hindi lang sa physical life, kundi pati sa ating emotional life. Sapagkat nahiwalay tayo sa Diyos, nahiwalay tayo sa source ng tunay na buhay. Hebrews 12, isang bagay na ginagawa ng kasalanan, ang sabi po doon sa pangalawang bahagi, watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Magbantay ka para walang lason na kapaitan ang magagaling sa iyong emotion, sa iyong kaluluwa na si sumisira sa buhay ng iba. Letter B. Mabilis naman, di ba? Letter B. Ano yung letter A? Admit. Tanggapin mo na, aminin mo na, sugatan tayo.
Nakakwentuhan ko yung iba kung paano sila ay sinaktan ng kanilang mahal sa buhay, both physically and emotionally. Aminin natin. Bahagi yun ang tamang diagnosis. Letter B, believe God's gift to you and for you. Manampalataya ka, maniwala ka sa lahat ng pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Na itong Diyos na lumikha ng buong universe ay tinawag nating Ama sapagkat Diyos siyang Ama na mabuti. At ang dami niyang regalo sa iyo. Yung regalo ng pag-ibig, God loves you. God loves you as if you're the only one in the whole universe. Kaya sabi ni Max Lucado po, nung binabanggit yung mga nakita ng James Webb Telescope sa ating universe, ang sabi niya, the greatest news in the world is not that God made the world, but that God loves the world. And He loves you, my friend. You have never lived one unloved day. I like that. God loves you, and because He does, you can be assured that joy will come. Ang pinakadakilang balita, hindi yung nilikha ng Diyos ang buong universe na to, kundi mahal ng Diyos ang universe, mahal ng Diyos ang mundo, at mahal ka niya. Hindi ka pwedeng mabuhay sa mundong ito ng isang araw na masasabi mo ang hindi ako minahal ng Diyos. Kahit isang oras, kahit isang minuto, isang segundo, hindi mo masasabing that you were never loved because every minute, every hour, every day, you are loved deeply by God. And this is more amazing pag nakilala mo kung sino ka. Kung anong iyong nagawa, naku. Anong sabi po ni Paul Washer, some famous American preacher? If I could take out your heart right now and put it on a DVD or YouTube, wala pa sigurong social media na may sulat nito, and I could show on a screen lahat ng inisip mo ukol sa akin, ukol sa iba. Tapos ipalalabas ko sa screen. Hindi mo panunuorin yun. Tatabo kang palabas sa kahihiyan. Lalong-lalo na mong magalit ka. Gusto mong manuntok, di ba? O kaya lalaki ka, tapos kung meron kang inisip ukol sa isang babae. Can you imagine kunan ng camera yon, tapos ipalabas sa screen, sa harap ng mga tao, ay hindi mo panunuorin yun eh. Di ba? You will run out of this place and you'd never show your face here again. Ganyan bang klaseng tao? Ganun bang iniisip mo? Because you've thought the things so dark and so twisted, you could not share them with your closest friend. And yet, the God who is holy, 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 sees them all. Yung mga inisip mo, ayaw mong malaman yun ng iyong mga kaibigan at ng mga malalapit mong kakilala, pero nakita ang lahat yun ng banal na Diyos. Pero para sa akin, hindi yun ang higit na amazing. Nakita ng Diyos ang lahat ng inisip mo, nakita ng Diyos ang lahat ng inisip natin, nakita ng Diyos lahat ng sinabi natin, ang karumihan natin, at sa kabila nito, ang sabi ng Diyos, I love you, I will die for you. I think to me, that's the most amazing. Maybe it's good to quote Charles Spurgeon again on this. He who counts the stars and calls them by their names is in no danger of forgetting his own children. He knows your case as thoroughly as if you were the only creature he ever made or the only saint he ever loved. Yes, binibilang niya, nilikha niya at binibilang ang mga bituin at mga planeta at dinibigyan niya ng pangalan ang Diyos na ganito. Hindi nanganganib na makalimutan ka kahit isang saglit. Alam na alam niya ang nangyayari sa buhay mo.
alam niya at iniisip niya na para bagang ikaw lang ang tao sa mundong ito na kanyang minahal. Sabi nga muli kay Lord, Lord, this is me, the one you love. Diba? And let me say it again, this declaration na madalas nating i-declare. See yourself as God sees you. Tingnan mo sarili mo kung paano ka tiningnan ni God. That you are wonderful, that you are loved, that you are cared for, you are gifted, you are set free, you are washed, you are sanctified, you are justified, you are a child of God, you are a citizen of heaven. Hallelujah. Anak ka ng Diyos, pinatawad ka na, hinugasan ka na sa dugo ng ating Panginoong Jesus, minahal ka na niyang gusto, you are wonderfully made, you are gifted. Malaya ka kapatid, dahil sa ginawa ng Diyos sa pagpapatawad niya sa iyo. Letter C, confess your sins. Can you read that aloud? Want to ready? Read. Confess your sins. Aminin at ihayag ang pag-ibig, ang kasalanan mo sa Diyos. Yung nakaraan, yung kasalukuyan, yung mga bagay na nakabothered sa iyo. Na sinikap mong ilibing sa limot. Sabihin mo kay Lord. Sabihin niyo, eh pastor, ba't ko pa sasabihin? Alam na niya. Diba? Kasi sa pagsasabi mo kay Lord, ikaw mismo ay nagsisimula ng gumaling at lumaya. Diba? Yun ang mga dahilan ng mga tinatago mo. Kaya marami kang nararamdamang hindi tama sa iyong kaluluwa at saka sa iyong damdamin. Yun ang dahilan kung bakit detached ka at alienated ka mula sa ibang tao. So ang solution sa 1 John 1:9, let's read this together. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kung iahayag natin sa Kanya ang ating kasalanan, tapat at matuwid ang Diyos, patatawarin ka sa lahat, hindi lang sa ilan, sa lahat ng iyong kasalanan, hindi lang basta patatawarin. Lilinisin ka pa mula sa anumang kalikuan. Pero remember, if we confess, confess sins will be forgiven. Unconfessed sins will remain unforgiven. We are forgiven of all our sins. We are cleansed ng mga bagay na ikinahiya mo, ng mga bagay na nagparumi sa atin, nagpahamak sa atin. Letter D. Malapit na tayo, di ba? Letter D. Decide to forgive anyone about anything. Decide to forgive anyone about anything. Decide to forgive anyone about anything. Magpasya ka ngayon. Napatawarin mo siya anumang bagay ang iniisip mong nagbigay ng kapaiitan sa iyo. Mamaya, ipi-explain ko kung ibig sabihin noon. You see, pag ako'y pinatawad at nalinis, nabibigyan ako ng bagong slate. Nabibigyan ako ng fresh start. So every day when I confess, tapos pinatawad ako ng Diyos, every day is a new day. Fresh start ka agad. So when you cancel and delete and release somebody else about anything, you will expect healing and forgiveness, healing and wholeness sa iyong puso at sa iyong buhay. Ang sabi po sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you.
maging mabait, mahabagin kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paano kay Kristo pinatawad tayo ng Diyos. Sabi natin kanina, magingat kayo sa anumang poisonous root of bitterness, mga lason ng kapaitan sa ating puso at kaluluwa. Magingat. Mark 11, yun actual ng batayan natin. Pag kayo'y tumayo sa harap ng Diyos at nanalangin, basahin natin, if you hold anything, sabihin nyo anything. If you hold anything against anyone, kung meron kang anumang damdamin laban kanino man, kung minsan alam nyo yung anything na yon, hindi naman talagang kasalanan ng tao sa iyo yun eh. Kung minsan misunderstanding lang. Pero dahil sa misunderstanding lang yun, nagkaroon ka ng grudge. Ang problema, pag mananalangin ka na, sabi ni Lord, gusto mo ng answered prayers, if you hold anything against anyone, eh, paano yung medyo kisasamahan ng mulog mo, patay na? Kahit hindi ka pumunta sa libingan, where you are, sabihin mo, Lord, I forgive that person. Maybe yung nakasama ng mulog mo'y salita lang. Maybe style lang niya yun eh. Maybe hindi naman talaga kasalanan, but it is anything against anyone, para patawarin din tayo at linisin ng ating mga nasa langit. Letter E. How do we receive emotional healing and wholeness? How do we restore what is broken? Letter E. Extend the love of God to others. Iabot mo ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao, yung pag-ibig na natanggap mo, i-share mo sa iba. Yun po ang ibig nating sabihin. Ito ang ating tinanggap, ito ang ating ibibigay. This is one way to double or multiply the blessing. Alam mo, pag natanggap mo, bless ka ni Lord. Pag sinyer mo, dalawa na kayong na-bless. Pero ang napansin ko, pag nag-share ka ng pag-ibig, unang ikaw ang nabibless, dumadaan sa iyo ang bagay na yon bago mo na ibigay sa iba. Ikaw muna ang pinagpapala. Ikaw muna ang pinagpapala. Pag ikaw ay nagsishare ng kapatawaran, pag ikaw ay nagsishare ng blessing, may nangyayari sa iyong puso at kaluluwa. Napapalitan yung sama ng loob, yung galit ng mga bagay na positibo. Pero ang dapat mong i-share sa iba, una sa lahat, yung pag-ibig ng Diyos na yung tinanggap, kaya ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi mo yan sinyer sa iba, yun ay isang kalupitan, yun ay isang cruelty. Sa 1 Peter, binanggit pa ni Peter dito eh, malapit nang dumating ang Panginoon, sabi niya, "The end of the world is coming soon. Therefore, maging enthusiastic kayo, maging disiplinado sa pananalangin." Tapos pagdating sa verse 8, sabi niya, "Most important of all." Sabihin nga ninyo, "Most important of all." And then continue. Ituloy mo, okay, sabi niya. "Continue to show deep love for each other." Nang ibig sabihin, sapagkat malapit nang matapos ang sanlibutan, sasama ng sasama ang tao, people will betray one another, magsisiraan sila, kahit sa isang pamilya, magkakaroon sila ng pagsisiraan. Sabi niya, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins. Pag ikaw ay nagmahal, pag ikaw ay umibig, pag ikaw ay nagmahal at pag ikaw ay umibig, mga kaibigan, mga kapatid,
natatakpan, gumagaling yung mga sugat na iyong dinanas sa ibang tao. It covers your wound. It covers your past. Gustong-gusto ko po si Henry Nouwen, ang mga nag-aaral po ng pastoral studies, counseling, dadaanan nilang pangalan na to. Ano po sinabi ni Henry Nouwen? Nobody escapes being wounded. Wala pong makakatakas at makakaiwas sa pagiging sugat o namasaktan. Hindi mo maiiwasan na masaktan ka ng iba. Yun po sinabi niya. We are all wounded people. Totoo po yun. Whether physically, emotionally, mentally, or spiritually. Lahat po tayo nasaktan na sugatan na yan. Tama? Lahat nga po nung sumasangayon na nasaktan ka na at nasugatan na ang damdamin mo ay pumalakpak ka. The main question is not how can we hide our wounds? Hindi po tinatanong yung paano ko ba maitatago ang sugat ng aking nakaraan? Hindi po yun ang question. How can we hide our wounds? We don't have to be embarrassed. But how can we put our woundedness in the service of others? Paano ba yung ating sugat sa halip na itago? Paano ba natin magagamit ang sugatan nating damdamin at kaluluwa sa paglilingkod sa iba, sa pagbibless sa iba? When our wounds cease to be a source of shame and become a source of healing, we have become wounded healers. Pag ang ating mga sugat ay pinagmumulan na ng hindi kahihiyan, kundi kagalingan, masasabi mo, lahat tayo'y nagiging wounded healers. Mga sugatan na nagpapagaling ng iba. Alam mo, yung mga wounded, mas madaling kausap, makipag-usap. Maunawain sila, di ba? Letter F. Fill your thoughts with the word of life. Punuin mong isip mo ng salita ng buhay. Itong salita ng Diyos, ito yung positive na salita. Sapagkat ito'y pinagmumula ng pananampalataya, pag-asa at ng pag-ibig. Colossians 3. I'm sure many of you have encountered this. Ano po sabi ng Colossians 3? Let the peace. Sabihin nga niyo, peace. Can you imagine, sa halip sugat at sama ng loob, meron kang peace? Let the peace that comes from Christ ang maghari sa inyong mga puso. For us members of one body, that is the church, you are called to live in peace and always be thankful. Alam po, napansin ko, pag thankful ka, hindi ka reklamador. Ay, pareho lang yun, ano? Pag reklamador ka, hindi ka thankful. Pag marami kang reklamo, lalong lumalala ang sugat na natatanggap. Kung sino-sino na, hindi ko aawitin yun. And let the message about Christ in all its richness fill your lives. Yung message, yung word ni Christ, sa tindi ng yaman nito, hindi lang basta mapatakan ang buhay mo, hindi lang basta madiligan, dapat ito ay bumaha sa buhay mo. It will overflow in your life. That's the way to fill your life with the thoughts of Christ. Meditate on God's Word, the Bible. Why did we say that? Proverbs 4. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Alam ko, gusto niyo yung Proverbs 4, lalong-lalo na yung matagal na sa church ng mga young people, kasi namdyan ang verse 23. Guard your heart above all things. Di ba? Di ba alam niyo yun, mga young people? Guard your heart above all things. Pero hindi po yun ang ating titingnan. Proverbs 4. My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Bakit dapat pakinggan ang salita dito ng ibang tao, pero tinutukoy natin ng Panginoon. Bakit dapat pakinggan? Dapat makinig ng mabuti. Verse 22. For they bring life to those who find them,
and healing to their whole body. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Wow! Kinakausap ba kayo ng Holy Spirit ngayon? May ginagawa siya sa ngayon. May tinatanggal siya sa iyong buhay, may pinagagalik sa inyo. Kaya po sabi sa someone, napakasaya, napakapalad ng isang tao whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Alam mo yung salitang blessed, yung shalom? Yung kabuuan ng ating kapayapaan and emotional well-being, napakasaya, sobrang saya ng isang tao na ang salita ng Diyos ay kanyang pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Letter G. Ito na ba ang last? Get involved in a cell and a church. Pag-anak ka ng Diyos, pamilya ka ng Diyos, bahagi ka ng body of Christ. Huwag kang humiwalay. Sa paghihiwalay, nananatili ang mga bagay na negative. Nagiging lonely ka, alienated ka, baka ma-depress ka, wala man lang makakatulong sa iyo. Be a part of a cell. Sapagkat dyan sa cell na yan, maiiwasan mong bumalik sa dati. At pag may nangyayari sa iyo, pwedeng mayroong lumapit, let's pray. At pag narinig mong word being shared, naku, tama, yun palang kailangan mo. Alam mo, minsan pag nag-absent ka, yung kailangan mong salita na ibigay, absent ka, hindi ka tuloy na-bless. Hindi ka gumaling. Be a part of a cell. Be a part of a community. Be a part of a group na kahit anong mangyari sa iyo, tatanggapin ka at sasabihin, dadalangin ka namin, hindi ka namin bibitawan. Gustong-gusto ni Lord na gumaling ang iyong puso, ang iyong nakaraan, ang sugat ng iyong kaluluwa, ng iyong espiritu, na nagpapahirap sa ating mga damdamin, na pumipigil sa ating pagsisimulang muli. And today, pwede kang lumapit sa Panginoon. Ilapit mong iyong puso at kaluluwa kay Kristo Jesus. At kung hindi mo pa talaga siya kinilala at tinanggap, ngayon tanggapin mo ang kanyang kapatawaran, tanggapin mo ang kanyang pag-ibig, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso at buhay. At kung ikaw ay may sugatan, may sugat, we're willing to pray for you. To invite the Holy Spirit, who is the Spirit of love, peace, and joy, na maghari sa iyong puso, sa iyong buhay. Pwede pong tayo tumayo. Pwede manalangin tayo. Sabihin mo, Panginoon. Pakinggan mo, Panginoon, sa sinasabi sa iyo. May sugat ka ba? Nasaktan ka ba? Bakit minsan ganyan ang damdamin mo at ang kilos mo? May nangyari ba sa iyo sa nakaraan? Kapag iniisip mo, nagbibigay sa iyo ng kapahitan, tumatanggal sa iyong saya, nag-aalis ng iyong kapayapaan. Gusto mo bang ilandad ang iyong puso at kaluluwa sa harap ng ating Panginoon na nagmamahal sa iyo? Nang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng buong universe ay tumitingin ngayon sa iyong puso. Alam niyang nangyari sa buhay mo. Pero siya ay naghihintay na ikaw mismong lumapit at sabihin sa kanya, Lord, kailangan ko po ng iyong kagalingan. Kailangan ko po, Panginoon, ng iyong healing. At kung ikaw mismong nakagawa nun, hingi ka ng tawad sa Diyos. Sabihin mo sa kanya, bigyan ka ng bagong panimula. Samantalang inaawit natin ang awit na ito, gawin yung isang dalangin. Gawin yung sa kanya, Lord, kailangan kita, kailangan kong pag-ibig mo, kailangan kong paglilinis mo, kailangan kong pagpapalaya.
pinagpapagaling mo. Let's join the worship team in singing this. No mountain, no valley, no gain or loss we know could keep us from your love. No sickness, no secret, no chain is strong enough to keep us from your love, to keep us from your love. Keep us by your love. Come on, let's declare it.